Yung may nakita kang mali pero nag-inspect ka lang, useless. Ito ang makahulugang mensahe ng Kapuso actress na si Glyza de Castro tungkol sa mga lumalabas na larawan ni Pangulong Rodrigo Duterte habang nagsasagawa ng aerial inspection sa lalawigan ng Cagayan kahapon November 15. Halos maging isla ng buong Tiguigaraw City sa Cagayan dahil sa malawakang baha na nangyari dulot ng Typhoon Ulysses. Kasama ng Pangulo sa kanyang aerial inspection, si Senator Bongo, dating si Special Assistant to the President. Kalakip ng mensahe ni Glyza de Castro ang screenshot ng report ng CNN Philippines. Nakalagay rito, "Look, President Duterte conducts an aerial inspection in Typhoon Hit Cagayan Valley. Cagayan has been placed under state of calamity due to devastating floods which local officials describe as the worst of the province history." Hindi na nagbigay ng detalye si Glyza de Castro sa kanyang maikling tweet pero umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens. May mga sumang-ayon at nakuha kaagad ang ibig sabihin ng aktres. Pero tulad ng inaasahan, kagaya ng ibang mga celebrity na naghahayag ng opinion laban sa pamahalaan, labis na napiktuhan at minamasama ito ng mga masugid na taga-suporta ni Pangulong Duterte. Biyernes ng gabi, November 14, umingay sa social media ang hashtags na hashtag Cagayan Needs Help at Isabela Needs Help. Ito ay matapos mabilis na tumaas ang tubig baha sa mga lalawigang ito kahit nakaalis na ang Bagyong Ulysses sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Sinisi ng karamihan ang pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam dahil halos naabot na nito ang spilling level. Sa pulong ni President Duterte, ilang cabinet members at opisyales ng Cagayan kasama na si Governor Manuel Mamba na pag-usapan ang tungkol sa reforestation at climate change na malaking dahilan o mano ng pinamong sakuna ng probinsya. Ipinag-utos ni President Duterte kay Department of Environment and Natural Resources o DENR Secretary Roy Simato na magkaroon ng audit sa mga small-scale mining sa Cagayan. Ang pagmimina ang isa raw sa maaaring sanhi ng malawakang pagbaha sa lugar. Pati ang illegal logging sa lugar ay pinaimbestigahan din ng Pangulo. Saad pa ng Pangulo, "It props up every now and then. I will direct Hired General Simato to talk into illegal mining, especially where the people are building their shelters downwards. If the possibility is not there for them to stop, at least General Simato should devise a way where they can place their house well above the rolling stones if they come." Ipinanukala rin ng ibang cabinet members ang dredging ng Cagayan River upang lumalim pa ito. Sa taya ng gobyerno, halos 6 bilyong piso ang damage sa infrastructure at mga kabahayan at ari-arian sa Cagayan. May naitala ring 69 kataong patay dahil sa nasabing sakuna. Patuloy pa rin hanggang ngayon ang relief rehabilitation efforts ng gobyerno at maging private sector sa Cagayan at Isabela.